So dito tayo guys sa position trading naman ano. So paano ba natin i-manage yung ating port? Okay? So port management tayo ngayon eh no. So ayan ang paghahalo-halo. So nakikita niyo na kung napanood niyo yung first video, second video and third video, this is the fourth video na no. Fourth video na ng para sa port management no. So position trading. Oh, paano nyo i-manage ang port nyo? Actually, ito yung pinakamadaling i-manage ang port. Kasi pwede mo sabing buy ka lang ng buy eh. Buy, buy. Again, buy. No? Pwede rin yung huwag kang mag-concentrate sa 1,000 shares. Pwede rin pa 10 shares, 100 shares. No? Kasi ang binibili mo dyan, yung mga may dividends. No? Kasi ang target mo dyan, yung mga stock na blue chips no na mayroong binibigay na dividend yung mga blue chips no. Okay, sure natataas yan in time no, like JFC, mga mamahaling kasi sila, mga mahal ng stocks, like for example yung JFC no. JFC for example, yung iba nga napakamahal pang binibili no. Yung EC for example, nasa magkano yan? Nasa 970 plus yan. Ito naman nasa sabihin natin 270 plus. So, kung bibili ka ng 10 shares dyan, kailangan mo lang ng 2,070. Okay? O sabi mo ng 3,000 pati yung buy charges. Tapos, dito naman is nasa 9,000 per 10 shares. Okay? So, paano ka bibili? Paano ka mag-accumulate ng mga shares mo, no? Okay lang na hindi ka bibili ng 1,000 shares dyan. Na hindi ka magsisimula sa 1,000 shares. Okay? So, hindi na yan magiging target mo dyan. Kasi ang target mo dyan is, yung mga bibilin is maganda ang kanyang TA. Okay? So, babalik ta rin naman natin ngayon, no? Pwede naman ang technical analysis mo is sa konti na lang. Sabihin na natin 40%. Tapos ang iyong fundamental analysis is 60%. Kasi titingin ka pa rin naman dyan sa TA. Ano yung titingnan mo dyan sa technical analysis? Yung pwede kang gumamit dyan ng MA 200. Okay? Tsaka yung anong gagamitin mo dyan? RSI din. No? Pwede ka rin gumamit dyan ng volume. At tsaka yung pwede ka rin gumamit dyan ng Bollinger Band. So, actually yung mga nasa top, yung mga top 6 natin na stock na sa description sa baba, i-click nyo lang sa baba ng video na to, no? Makikita nyo yung ating top most recommended na mga indicators na pwede nyo gamitin din dito sa position. Kasi, mas maganda guys, no? Bibili kayo ng, although hindi kayo wala kayong pakialam dyan, kung basta nag-accumulate lang kayo ng share, bumibili kayo ng share dyan kung pataas o pababa yung shares nyo. So, pwede rin kayong bumili dyan. Okay? Kung yung market trend is pataas yan, no? Pataas, palagi tayo dyan nagbabuy. Okay? So, yan ang ating buy. Puro tayo buy, no? Tapos, kung ang market trend, no? Tandaan nyo, kung ang market trend naman is pababa, yung nagkakaroon na ikat tayo ng tinatawag na bearish market. Okay? Pwede nga mag-pause ka muna. Pause ka muna dyan or hold ka muna. Hold your position, Eka. Hold your position. No? Yan ang mga sinasabi ng mga mentors. Hold your position, hold. Stay away from the market. Ibig sabihin yung mga hindi ka muna bibili, yung mga hawak mong shares, hold, no? Tapos, stay away from the market doon sa mga buyer yon. Stay away from the market. Huwag ka munang mag-accumulate or huwag ka munang magdagdag. Okay? Pero yung iyong current position, hold your position, Eka. Yun ang mga sinasabi ng stock mentor, no? Yung mga mahilig mag-sunod-sunod sa mga mentors dyan. So, yan ang mga meaning nun. Okay? So, whereas kung yung market naman is pataas, no, wala tayong pakialam kung yung halimbawa JFC ang ating ina-accumulate, wala tayong pakialam kung ang JFC is nagda-downtrend kasi
small downtrending lang yan, palagi pa rin siyang mag-uptrend. Okay, so 4 buy lang ang ating action dyan, guys. Okay, so yung next na tinitingnan natin aside sa dividend is yung price appreciation nung stock na yon, no? Nung stock na, let's say for example, JFC, no? Yung aking most recommended. Kasi ba't ba most recommended ko itong JFC? Isipin mo guys, kumain kami sa dito, no? I'm sure meron ditong mga taga-followers natin na taga Florida Blanca, Pampanga. Magkatabi yung binuksan nila na Jollibee at saka Chowking, no? Ang dami-daming tao sa Jollibee, pero sa Chowking may mga vacant seats. Tapos sa Jollibee, paglipat namin sa Jollibee, mga naka-standing na sila doon. So see, pinin nyo ang lakas ng JFC. Pero hindi nila alam na pag-aari din ng JFC ang Chowking. Tinan mo, di ba napaka-utak. So kahit na lumipat ka sa Chowking, pag-aari pa rin yan ng Jollibee. Okay guys, so balik tayo dito sa ating position trading. Okay, so ano ba yung ating tinitrade na money dyan? Okay, yung ating tinitrade na money, no? Ang tinitrade na money natin dyan is yung ating sinasabi natin na for retirement na yan. Period, no? Na pag tayo nag-resign sa trabaho, doon lang natin gagalawin or doon lang tayo mag... Hindi nyo ba napansin guys, poor buy, 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 poor buy, walang sell. Doon lang tayo magsisell. Yun na yung time na tayo is magsisell. Kasi ilalabas na natin yung ating pera. So, plus yung ating puhunan na meron pa tayong dividend, meron pa tayong price appreciation. O meron pa tayong dividend, no? So, yan dalawa na yan guys. 1 and 2. Yan ang kita ng ating pera guys. So, sabihin na natin ang normal na kitaan dyan is from 5% per annum up to have to 15 or else yung mga sinasabi nilang averaging eka na 8 to 20%, no? 8 to 20% per year yan guys. Okay, so i-minus mo dyan yung tax. So kasi meron tayong VAT, no, sa earning, kasi galing yan sa ating online na account. So i-minus mo dyan yung mga tax at saka yun yung mga average na kita. So kung sabihin na natin na yung ginamit mong pera dito sa position trading is yung ginamit mong banko, na yung ginamit mong pera dito sa position trading guys is yung pera mo sa savings mo. So magkano lang ang savings per year sa bank? Okay, so nasa 1% lang, no? Nasa 1% lang, 1% per annum. Tapos nagtago ka ng ito yun sa savings mo. Okay, compare sa savings mo sa bank. Oh, minus pa dyan yung sabihin na nating 1 to 2%. So yung ibang government bank nagbibigay sila ng 2%. Nalinig ko yun eh. So sa land bank ata yun. So I'm not sure, ha? Okay. So minus pa dyan guys yung ano eh. Yung 12%, no? 12% VAT. So minus yan. May mga tax pa dyan. Value added tax sa earning. Yung earning na kinikita mo, maminusan yan ng VAT. Okay. Dito rin naman ano, meron tayong mga buy and sell charges. Okay, yung ating binabayaran. So alin dyan ang mas mataas? O edi sabihin mo nang itong minimum, oh, compare dito sa 1%, or sabihin mo na 5% compare sa 2%. So saan guys, saan ka dyan? Dito ka. Oh, yun tinatawag guys, no, sa position trading. Saan mo ilalagay ang pera mo? Dito ba? Sabihin na natin 2% maximum per annum or per year. Dito mo na ilalagay, syempre 5%. Kasi variable yan eh. Pwede yan maging 15%. Pwede yan maging 20% or more. No? Eh kung more than 20% yan, katulad ng JFC, tumataas ng at least 15 or 20% per year. No? Nakita nyo naman, nakabi-kabi lang nag-open ang JFC. So, saan mo ilalagay ang pera mo? Yung retirement savings, sabihin mo na nga, within 20 years, no? 20 years. Or sabihin mo na nga, 40 years. Bago mo gagalawin ang pera mo.
20 years old ka pa lang o 30 years old ka pa lang nagaganyan ka na. Eh pag retirement mo, meron ka pang ano diyan eh. Meron ka pang SSS. May makukuha pa tayong pension diyan sa SSS. Meron pa tayong pag-ibig, no? So, plus pa 'yan. Okay? O plus pa yung mga plus pa yung iyong mga private, no? Private insurance. Private insurance. Okay? Kung meron ka mga private insurance, o ano yung mga private insurance mo, Sun Life, o Philam, o ano pa yan, marami yan. So, hindi pa naman tayo member niyan, mga marami nga sa akin nag-ano yan eh. So, ayan guys, ang pero ito kasing pag-trading is nasa ating control ang ating portfolio, no? Kung kailangan na natin, nagkaroon na tayo ng gain, so pwede na tayong mag-sell. Pwede na tayong mag-sell, guys. So, ano mong oras, no, makukuha natin. Depends again kung yung sinasabi nga ninyo na yung inyong mga pera is gagamitin nyo sa retirement or sa pangmadalian. So, kung ikaw yung position trader, okay? So, pwede ka rin bigla kang magpunta roon sa pwede mo na ipagkaluin yung pagiging swing trading, no? Swing trading. Kailan mo paghaluin yung alat lang ayan. So, pwede lang pala yan. Okay. Trading. TRADING. Okay. So, yung swing trading at saka position trading, pwede rin yung paghaluin, guys. Okay. Na, pag pababa yung market, pwede kang mag-out. Iyan yung sinasabing sanay ka nang tumingin ng technical analysis, no? Pag nakita mo nagbe-bearish yung market, eh nagkaroon ka na ng gain, i-out mo muna. Okay? So, yan ang sikreto, guys, no? Pwede mo ring i-out, no? Pero, ano makakompromise dyan? Mawalan ka ng dividend. So, yan ngayon yung magiging kapalit niya. So, i-review mo ngayon yung dividend kung kakaroon ka ba ng malaking loss o nasa sa inyo ngayon yung decision niya. Okay? So, I'm just sharing you everything. Okay? Na wala tayong nire-reserve. Okay? So, I hope may natutunan kayo uli, no? So, meron pang mga iba't ibang klaseng port management na depende. Nakalink nung sa talagang ano ba yung i-manage mong or ano ba yung ilalagay mo. Kumbaga, ito yung ating basket, no? Ito yung ating basket. Ano ba yung ilalagay natin na stock dyan? No? Para mapuno. Unti-unting mapuno. So, ano ba yung ilalagay nating stock dyan? So, dun sa ating video number 2 ng Fort Management, no? So, makikita mo na dyan kung ikaw ba afford ka bang bumili ng 2 pesos lang or above 5 pesos or above 10 pesos, no? 10 pesos. Sabihin mo na, eh, ito naman, no? 100 pesos na yan. Ito naman, 1,000 pesos na. Okay? So, kayo lang makakasagot yan, guys. Okay? See you on my next video.